Magandang buhay mga kaharaya. Noong nakaraan po ay tinalakay natin ang ikatlong bahagi ng mga pagkakamaling dapat iwasan sa pagsusulat ng tulang tradisyonal, ang tamang paghati o pagputol sa mga salita sa loob ng taluktod ng saknong. Ngayon naman po ay dumako naman tayong saglit sa pagpapakilala sa inyo ng mga uri ng tula o mga sining sa panulat. Sa pagkakataon pong ito ay magpapalaglag po tayo ng tatlong ibon sa isang putok. Ang bala po ay ang video ito o ang discussion ito, at ang tatlong ibon ay ang ekphrasis, suneto, at ang tugmaang antastodlikan. Pakahulugan muna po natin ang ating unang ibon, ang ekphrasis. Ano po ang ekphrasis? Ito po ay isang uri ng sining sa panulat na kung saan ang isang autor ay gumagamit ng mga salita upang masusing ilarawan at bigyang buhay ang isang sining o likhang sining, tulad ng isang larawang ipininta, larawang iniukit o estatwa, arkitektura, o anumang iba pang anyo ng sining. Ang layunin ng ekphrasis ay bigyang diin ang mga detalye at kahulugan ng sining sa pamamagitan ng malikhaing pagsulat. Sa pamamagitan ng ekphrasis, mga kaharaya, ang autor ay nagbibigay ng mga pangunahing aspekto ng isang likhang sining, gaya ng kulay, anyo, galaw, emosyon, at mensahe na itinatampok ng isang likhang sining. Ito ay isang paraan upang maaaring maipakita ang sining sa isang bagong perspektibo at malalimang pag-unawa ng mga mambabasa tungkol sa likhang sining na ipinapakita sa kanila. Ang ekphrasis ay maaaring maging isang makulay na paraan ng pagsusulat at isang malikhain at kritikal na pagtingin sa sining. Ito ay madalas na ginagamit sa palitikan tulad ng tula, maikling kwento at nobela upang magbigay buhay sa mga likhang sining at magdagdag ng mga layer ng kahulugan at pag-unawa sa mga ito. At sa pagkakataon pong ito, mga kaharaya, ang gagamitin po nating medium na malikhaing pagsulat ngayon dito ay ang tula. Okay, dumako naman po tayo sa ating ikalawang ibon, ang soneto. Ito ay isang tradisyonal na anyo ng tula o panulaan na kilala sa pagkakaroon ng partikular na estruktura at bilang ng mga taludtod. Ito ay may magkakasunod na 14 na taludtod na kung saan ang bawat taludtod ay may tiyak na bilang ng pantig o sukat. Ang soneto ay karaniwang ginagamit upang ipahayag ang pag-ibig, kalungkutan, ligaya, at iba pang matataas na damdamin. Ang pinakakaraniwang uri ng soneto ay ang sonetong Italiano o Petrarchan Sonnet, at ang sonetong Ingles o Shakespearean Sonnet. Narito ang mga pangunahing katangian ng bawat isa. Ang sonetong Italiano ay binubuo ng 14 na taludtod na nahahati sa 4 na kwarto or quatrains at isang sestet. Ang istruktura ng mga taludtod ay karaniwang ABBA, ABBA, CDC, DCD o ABBA, ABBA, CDE, CDE. Ang sonetong Italiano ay unang ipinakilala ni Francisco Petrarch, kaya kilala rin ito bilang Petrarchan Sonnet or Sonnet. Ang sonetong Ingles naman ay binubuo din ng 14 na taludtod na nahahati naman sa 3 kwarto or quatrains at isang duplo, couplet. Sa huling 2 taludtod, ang istruktura ng mga taludtod ay karaniwang ABAB, CDCD, EFEF at GG. Ano? Kaya po 14. Si William Shakespeare ang kilalang may akda
na malawakang ginamit ang sonetong Ingles, kaya kadalasang tinatawag din itong Shakespearean sonnet. Ang soneto ay nagiging critical sa paggamit ng mga talinghaga, malalim na salita at istrukturang sukat upang mapanatili ang tamang anyo nito. Ito ay nagiging hamon sa mga makata na sumunod sa mga itinakdang alituntunin. Subalit, nagiging malikhain at maganda ang resulta kapag matagumpay na naisulat ang soneto. Sa maraming kultura, ang soneto ay tinuturing na isang uri ng pagpapayag, ng pag-ibig at pagmamahal sa sining ng panulaan. Okay, sipati naman po natin ang ating ikatlong ibon, ang antas tudlikan. Ito ay ikalawa sa apat na antas ng tugmaan sa panulaang Filipino. Masasabing nasa antas tudlikan ang mga pinagtutugmang salita sa tula kung ang mga ito ay parereho ng bigkas, malumay sa malumay, malumi sa malumi, mabilis sa mabilis at maragsa sa maragsa. Ito po ay review na lamang sapagkat tinalakay na po natin sa ating mga naunang video ang tungkol sa apat na antas ng tugmaan at na-i-upload na po natin ito sa Haraya Sista YouTube channel. At kung kayo po ay may alinlangan pa at may katanungan tungkol sa apat na, na antas ng tugmaan, ay bisitahin na lamang po ninyo ito doon sa aking YouTube channel, no? At sa pagkakataon pong ito, ang gagamitin nating sining panulat ay ang Shakespearean sonnet gamit ang tugmaang antas tudlikan sa ating ekfrases sa likhang sining na ipininta ni Pasita Abad. Ang ibig sabihin po, mga kaharaya, ang likhang sining o ang ipininta ni Pasita Abad ang ating isa sa larawan o bibigyang pansin sa ating tula. Ano po? Ang titulo po ng pintang larawan na ito ni Pasita Abad ay Water of Life, na tinagalog ko naman po para sa pamagat ng ating ekfrasis gamit ang Shakespearean sonnet sa antas tudlikan. Nandito po ang ating halimbawa. Ang tubig ng buhay. Bukal nga ng awa ang puso ng ina, ang sariling dugo ay handang itigis. Hindi nawawala ang iwing pagsinta, sukdulang matuyo ang duha at pawis. Kahit pa masaid hanggang huling patak, ang tubig ng buhay ay kanyang ligaya, sapagkat napatid ang uhaw ng anak habang nasa lunday at nakikibaka. Habang iyong Diyos na mga salaring ay pakaway-kaway at nagtatampisaw, marami ang musmos at inang nalibing habang kumakampay sa kaunting sabaw. Ang tubig ng buhay sana ay bumuhos, ang walang pagdamay hayaang iagos. Okay, dumako na po tayo sa paglalagom. Ang tula pong ito ay ekfrasis sapagkat inilarawan sa pamamagitan ng tula ang likhang pinta ni Pasita Abad. Ito ay soneto rin sapagkat ito ay binubuo ng tatlong kuwarto or quatrain at isang couplet, duplo, sa padrong A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, at G, G, na nasa antas tudlikan sapagkat ang ina at pagsinta ay mabilis, ang itigis at pawis ay malumay, ang patak at anak ay mabilis, ang salaring at nalibing ay mabilis, ang nagtatampisaw at sabaw ay mabilis, at ang bumuhos at iagos ay malumay. Okay? Basahin po natin muli ang ating ekfrasis. Sabayan po ninyo ako. Ang tubig ng buhay. Bukal nga ng awa ang puso ng ina, ang sariling dugo ay handang itigis.
Hindi nawawala ang iwing pagsinta, sukdulang matuyo ang luha at pawis. Kahit pa masaid hanggang huling patak, ang tubig ng buhay ay kanyang ligaya, sapagkat napatid ang uhaw ng anak habang nasa lunday at nakikibaka. Habang yaong Diyos na mga salarin ay pakaway-kaway at nagtatampisaw, marami ang musmos at inang nalibing habang kumakampay sa kaunting sabaw. Ang tubig ng buhay sana ay bumuhos, ang walang pagdamay hayaang iagos. Okay? Maraming salamat po mga kaharaya, hanggang dito na lamang po, at sana ay maging kapakipakinabang sa inyo ang talakayang ito at huwag maging karagdagang sakit ng ulo. At sana po ay mapainit pa natin hanggang sa kumulo ang pagmamahal sa ating sariling wika, kultura at tradisyong pampanitikan. Ang mga impormasyon pong ito ay inuulit ko lamang para sa inyo at sana ay ulitin rin po ninyo para naman sa susunod na henerasyon upang hindi maputol ang ating ugnayan kahit sa pamamagitan ng mga tula lamang. At ang munting hiling ko lamang po sa inyo kung maaari mga kaharaya ay makikisubscribe, share, and like po nitong video ito at ganun din po ng aking Haraya Sista YouTube channel. Keep safe always, and to God be all the glory. Haraya Sista! Subscribe now.